guys! So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail na kagaya nito using the Remove BG, the PixArt, and also the Fonto. So, para malaman nyo na, let's start! Una muna, punta tayo sa Chrome, tapos search natin Remove BG. So, ayan, Remove BG. Ginagamit ito upang tanggalin yung background ng mga pictures natin. Actually, you can download it from your Play Store, pero ako kasi hindi ko na dinownload. So, upload image lang tayo. Upload natin yung gagamitin nating picture na gusto natin tanggalan ng background. Mas madali kasi itong gamitin, guys, kasi in just one click, tanggal na yung background ng picture na you don't need to put lines or what. So, ayan na. Pag natanggal niya na yung background or pag wala ng background, yung picture na gagamitin natin, download lang natin. Tapos, diretso na yan sa ating gallery. Add pa tayo ng isa. Ito. Para matanggal yung background. Okay, so ayan, malinis na malinis yung pagkakatanggal ng background. Download na ulit natin. Diretso na yan sa ating gallery. Ayan. So, next step naman natin gagawin is hanap tayo ng thumbnail or search natin thumbnail background para maganda naman yung background ng ating thumbnail. So, dito tayo para medyo mga cute. Like, for example, ito yung napili natin. Screenshot lang natin or download lang natin. Download image. So, pag na-download nyo na yung thumbnail nyo, proceed na tayo sa PixArt. Download nyo lang din to from your Play Store and then meron na kayo. Free naman to. Yung iba lang na magagandang features yung may bayad pero you can use this for free. So kapag andyan na tayo, una nating ilagay yung background natin. And then crop natin siya. Dapat is size ng YouTube. Ayan. So size na siya ng YouTube. Tapos next natin gagawin is upload natin yung or add pala tayo ng photo. Ayan. Add natin yung photo. Photos na gagamitin natin. Halimbawa, ito yung photo. Kadalasan merong border yung mga ganyan. So, lalagyan natin siya ng border. So, slide, slide. Lagyan natin ng border. Ang ginagawa ko kasi, dalawang beses ko siya nilalagyan ng border. So, ang ginagawa ko dun sa una, manipis lang muna. Ayan, manipis lang muna mga 3 to 4. 3 to 4 lang yung size. Ayan. Tapos, ayan na siya. Tapos, lalagyan ko ulit siya ng border. Ibang kulay naman. Yung babagay dun sa background. So, halimbawa, ito yung napili natin. Gawin lang din ulit nating manipis. Ayan. So, ayan na siya. May border na siya. Ang cute niyang tingnan, guys. Ayan. Pwesto nyo siya kung saan nyo siya trip ilagay. Tapos, yung isa pa, ganun lang din ulit. Border. Medyo manipis lang yung una. And then, check. And then, add another border. Pili kayo ng kulay na gusto nyo. Ayan. Tapos, lakihan lang natin. So guys, make sure na to click muna yung check na yon para hindi muna siya maging permanent yung pwesto ng dalawang picture na yan. Kasi pag na-check nyo na siya, hindi nyo na siya magagalaw mamaya.
Tapos, add pa tayo ng isang photo na gagamitin natin. Ito, ito yung ginamit ko. So, crop lang natin siya. Crop lang natin. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong gawin. So, ayan. Halimbawa, dito ko siya nilagay. Dito ko naman talaga siya nilagay. Tapos, ayan. Ang gagawin lang natin, click lang natin to. Itong layer na to, layer sign, move down lang para at least nasa ilalim siya nung taon na yon. Ayan. So, move lang natin dito. Tapos, medyo lakihan natin tong taon na to. Ayan. Tapos, lakihan din natin to. Kapag nalakihan na natin, move natin to. Ayan. So, kapag sure na kayo na yan lang yung gusto ninyo, ako kasi medyo simple lang yung gusto ko, ayan yung gusto kong gawin do sa thumbnail ko. Saka ko na siya lalagyan ng text. So, isa-save ko na muna siya. Ayan. Save na natin. X lang natin to. Save. Save to gallery lang para diretso na siya sa gallery natin. And next naman guys is lalagyan na siya natin ng text dito sa Fonto. Nga pala nag-download ako ng mga font sa The Font tapos in-install ko siya dito para hindi lang yung mga fonts yung ginagamit ko dito. Hindi lang yung mga fonts ng Fonto yung nagagamit natin. Pwede kayo mag-download doon and then install nyo dito. So, lalagyan na natin siya ng text. Ayan. Lagyan natin siya ng title or yung text. Splash Island. Ayan. Halimbawa, andyan yan. Tapos, kapag may text na kayo, lalabas dyan yung text. Kung saan, pag kinlik nyo yan, pwede nyo i-edit yon. And then, yung font, pwede kayong mamili ng mga fonts na gusto nyo. Ayan, madami yan. Ito yung mga in-install ko, konti pa lang. Tapos, yung style, dyan yung mababago yung color. Ayan, pwede mabago yung color. Depende sa inyo, yung stroke, yung shadow, kung gusto nyo lagyan. Also, yung background, yung spacing. Also, try natin yung spacing. Ayan, ganyan siya. Yung curving, kung gusto nyo medyo pa-curve siya, something like that. Ayan. Pero, pantayin na lang natin. Tapos, yung blend. Ayan. Overlay, darken. So, depende sa inyo. Normal na lang yung sa akin. Tapos, yung size, dyan nyo siya mapapaliit or mapapalaki. Tapos, tilt. Kung gusto nyo medyo naka-slant siya or what, and then move. Ayan. Pero, pwede nyo din naman gamitin nyo na lang yung kamay nyo para mas madali. So, dagdagan natin na siya. Adventure. Adventure. Ayan. Done. Tapos, move na lang natin ng kamay natin. So, ayan na. Ito na yung ating thumbnail na ginawa. So, medyo kung gusto nyong palitan or what, ayan, pwede naman yung ganyang style. Tapos, diitan nyo na lang sa size niya. Diitan nyo na lang. Ayan. Diitan pa natin kasi medyo hindi kita. Ayun. So, yan. Para medyo mas malaki siyang tinan. So, ayun lang guys for today's video kung paano. And then, don't forget to save it pala.
So, ayun lang yung ating thumbnail. Simple lang. Tatlo lang yung ginamit ko. The Remove BG, also the PixArt, and the Fonto. So, ganun lang. Ganun lang kadali yung paggawa. Don't forget to like and to subscribe to my channel. Thank you for watching!